Magandang araw mga paps. Gagawa natin ng passing light ang busina nitong Smash 115 gamit itong relay. So, isa-isayin muna natin ang mga terminal. Etong blue wire, siya yung 87. Etong pula, siya yung common, siya yung 30. Etong yellow wire, siya yung 85 at 86, siya ang trigger. So, ang busina ng motor, merong dalawang klase, merong negative trigger at merong positive trigger. So, etong Smash, Suzuki siya. Ang Suzuki ay negative trigger, ganun din ang Yamaha at Kawasaki. Pero may ilang mga motor na positive trigger naman siya. So, iba ang paraan ng pagkabit sa kanya. So, dito sa negative trigger, eto, pag-iisay natin to, isa nitong yellow wire, at saka etong common, pagdidikitin natin, pwedeng etong 86 or pwedeng etong 85, kahit anong sa dalawa. Then, kapag napagdikit na natin siya, i-coconnect natin siya sa accessory wire. Maaari din sa battery kung gusto nyo, pero sa accessory wire na lang para mas malapit. Then, etong 87, i-coconnect natin siya sa high beam ng ating ilaw para iilaw siya kapag nag-flashing, nag-busina tayo. Then, etong isang yellow wire na natitira, i-coconnect naman natin siya sa trigger ng busina. So, kung yung sinasabi ko naman na ibang mga motor na positive trigger, so, baliktad naman ang pagkabit sa kanya. Etong pinagsamang yellow wire at common, siya yung itatap natin sa trigger ng busina. Then, etong isang yellow wire, siya yung i-coconnect natin sa ground. Then, eto, pareho din, i-coconnect natin siya sa high beam. So, yun lang ang pagkakaiba ng pag-connect sa kanya. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung sa negative trigger. So, baklasin na natin tong headlight ng Smash 115. I-rewire muna natin ito mga paps para diretso na tayo. Pag-isayin na natin yung common at saka isang yellow wire para dire-diretso na tayo. So tanggalin natin yung wire para sa yung socket para sa harness switch. Masyadong masikip. So ayan, ito ang wire ng kanyang horn. So, ang trigger niya guys, itong kulay green. So, dito tayo magtatap ng isang terminal. So, yung isang yellow wire, dito natin i-coconnect kahit alin sa 85 at 86 dahil pareho lang naman ang function niya. I-tape na natin. Then, ibalik na natin.
isa lang naman ang gagamitin natin dito sa 87 terminal, guys. So, isisil natin yung isa para hindi ko na siya puputulin, para kung may maisipan akong idagdag na load na gusto kong isabay sa busina, pwede ko siyang lagyan. So, tape ko na lang. Then, etong isa, i-coconnect natin siya sa high beam ng headlight. So, eto guys ang headlight socket. Etong isa, itong puti, low beam yan. Etong yellow, high beam yan. So, mas gusto kong ilagay siya sa high beam para mas kitang-kita. So, i-splice na lang natin. So, i-seal natin yung pinagdugtungan natin. Then, itong isang wire na lang yung ikakabit natin. So, gaya ng sabi ko kanina, i-coconnect natin siya sa accessory wire. Ang accessory wire ng Suzuki ay kulay orange. So, maghanap lang tayo ng orange dito sa lalim ng panel. Ito, kulay orange siya. So, dito na lang tayo mag-splice. So, siya ang magiging supply ng ating ilaw kapag nagbubusina tayo. So, ibalik na natin ang socket. And then, i-try na natin. So, ayan. Ganun lang kadali gumawa, guys. So, ibalik na natin ang cover. So, itong relay, guys, itatago na lang natin siya. Hanapan na lang natin ang magandang pwesto. Tingnan natin. So, ayan lang guys. Ganyan lang ka. Dali magkabit ng passing light sa busina. So, kung iniisip nyo, kapag nag-headlight, baka bumusine. So, hindi po. Ayan. Buksan natin ang headlight. Hindi po siya nagbubusina kahit naka-headlight. So, sadyang iilaw lang siya kapag nagbusina. So, yun lang sa ngayon. Kung nagustuhan niyo ang video ko, please subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating tutorial. So, sa susunod gagawin naman natin yung sinasabi kong
iba ang trigger ng busina, yung ibang paraan naman ng pagkakabit ng relay.